Ito na lang ang natira sa bahay ng Pinoy na si MJ Andres sa Lahaina dahil sa wildfire na sumiklab sa Maui Island sa Hawaii. Ang bahay na naging tahanan nila ng 7 taon, pati ang ipinundar na negosyo, nauwi na lang sa abo. Nakikita namin yung mga bahay namin na nasunog na lahat. Papunta na po sa baba lahat po ng mga restaurant po lahat po. Sunog na. Kaya sabi ko wala na talagang matitir. Ang ikinasasama pa ng loob niya, walang sapat na babala sa sunog. 1 o'clock ng hapon, malakas ulit ng hangin. Then 2 o'clock, ayun na, may sunog ulit. Pero hindi na po naapula kasi ang lakas talaga ng hangin. Kwento ni MJ, ilang minuto pang lumipas bago dumating ang mga pulis para abisuan silang lumikas na. Yan din ang reklamo ng iba mga residenteng Pinoy. Not once have I heard a siren, the alarm siren. They didn't notify us to evacuate. Our phones didn't go off to evacuate. There was no cops rerouting us to like stop. Cops were literally passing us, like casually passing us, not telling us to turn around. Oh my God. Inatayang 30% ng mga residente sa Lahaina ay Pinoy o may lahing Pinoy. Halos 100 ang namatay sa wildfire. Higit 2,000 structures ang nasira at higit 800 hektarya ang natupok. Ayon sa Federal Emergency Agency o FEMA ng Amerika, aabot sa $5.5 billion o higit 300 bilyong piso ang gastos ng rebuilding ng Lahaina, ang pinaka-apektado ng sunog sa Maui. Marami rin ang nawawala, kaya tumihingi ang mga opisyal hindi lang ng pasensya, kundi pati ng DNA samples para mapadali ang pagkilala sa mga bangkay. We want to know where our loved ones are, we want to know where our friends are, and we want to know if they're safe, if they're injured. So I feel information will help us move forward on what to do. Aminado mga opisyal ng Hawaii na halos wala rin silang magawa sa bilis ng pagkalat ng apoy at lakas ng hangin. Nangangako sila ng masusing investigasyon sa naging emergency response. We're reviewing everything. We want to do that in a very open and transparent way. But it was complicated by the fact that there were multiple fires across this beautiful island at the same time. Isinara muna sa mga bisita ang mga hotel sa Maui na magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga apektado ng wildfire. Ito na ang isa sa pinakamadalang wildfire na tumama sa Amerika sa huling 100 taon. TJ Manotok, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.